dapat yun ang telo natin. So, you know, bumagsak sa telo sa tubig. Ipo-blower na natin to, tsaka okay na talo. Dyan sa bumagsak. sa tubig na yan. Dun, oh, dun. Okay na sana, kaso lang. Bumagsak, di ba? Bumagsak ba? Basang-basa si telo natin. Ipo-blower lang natin yan. Ipo-blower lang natin yan, tapos okay na. Tinanggal natin ang battery, tinanggal natin. Yun. Telo lang malakas. 2 hours later. At so ayan, nandito na ako sa bahay at saka binuksan ko to si Telo. Tinanggalan ko ng propeller guards at saka propeller niya. And binuksan ko na si Telo. Tinanggalan ko ng battery. Tinanggal ko yung lahat ng ano ng katawan niya. Tapos binlower ko siya ng binlower. Ayan. In hot air ko yung ano, yung Telo natin. Pati yung battery, hinot air ko na rin. Ayan. So binabalik-baliktad ko si Telo natin. Ito'y final round ng pagpapatuyo natin kay Telo. And so lahat ng accessories niya ay hina-at-air natin. Pati yung battery. Pati yung mga motors niya. Yan, ibabalik ko na yung mga accessories ni Telo natin. Kasi medyo tuyo na. So kailangan wala talagang tubig. Tuyo na tuyo. Ayan, so ready na po si Telo natin. Na siya. Pati yung mga props guard niya at saka yung propeller niya. Kailangan talaga tuyo siya kasi baka magkaroon ng kalawang yung motors niya. And then, para po mas maganda, i-calibrate natin tong Telo natin. Ayan, so ayan dyan. Nakikita nyo, gina-calibrate ko yung Telo natin. Yan, so okay na. Ibinalik ko na yung mga propellers niya, saka props guard niya. So ready to flight na to ulit si Telo natin. Kaso lang, medyo maulan at saka masamang panahon. So pag-isipan ko na bukas na lang ng umaga, itatry natin na paliparin si Telo natin kung okay na ba siya, kung safe na ba si Telo natin na paliparin. 2,000 years later. Yan, malipad din.